Hi Aries, this is Sir Gem in New York Tarot Reader. So Aries, alamin natin kung ano ang reading mo this February 1 to February 6. Just a reminder Aries, this may or may not resonate with you, so don't take it personally. This is just a guide. Aries, ano ang iyong energy, situation na may encounter this February 1 to February 6? Aries. So, ang iyong main energy, Three of Swords. There's pain, sadness, heartbreak. Bottom of the deck, the Hermit. You're contemplating, Aries. Pinag-iisipan mo, self-evaluation, bakit ka nasasaktan? Bakit nakakaramdam ka ng pain and sadness? So, alamin natin, Aries. Four of Wands. Four of Pentacles, Ten of Swords, Ten of Pentacles, Knight of Wands, Ten of Cups. There's so much going on sa iyong buhay ngayon, parang ang daming involved sa iyong sitwasyon. There's a fire sign with wands, Aries, Leo, and Sagittarius. There is an earth sign with pentacles, Taurus, Virgo, and Capricorn. There's an air sign with swords, Gemini, Libra, Aquarius. And there's a water sign, cups, Cancer, Scorpio, and Pisces. I'm seeing here na you're still holding on sa iyong past life. Past relationship with someone. Maybe your ex. With Four of Pentacles, you're still holding on na may chance pa kayo. Kasi parang siya yung bibigay sa'yo ng joy, happiness. Parang binabalik-balikan mo siya kahit anong mangyari sa buhay mo ngayon. Parang mabalik-balik ka sa kanya. Kasi sa kanya mo nararamdaman yung pagmamahal na hinahanap mo. Yung happiness, yung saya, yung parang feeling secured ka. Pero, unti-unti, you're moving on from this situation. Kasi you're in pain eh. Nakakaranas ka na ng so much pain, sadness sa buhay mo. Even though may pighati, may breakup, may separation, yung energy mo, Aries, sobrang saya pa rin, full of joy, full of motivation. Parang even though hindi maganda ang relationship mo, ang love life mo, parang nakakayanan mo pa rin na mag-focus sa mga bagay na importante sa buhay mo. Parang doon mo nalang dinadivert yung oras mo, isipan mo, hindi na sa pain na dinadanas mo. So, alamin natin, Aries, ano itong Three of Swords sa iyong energy? We have here Two of Pentacles. You are trying to decide something sa buhay mo ngayon, sa sitwasyon mo. There's the Devil, Five of Pentacles, and Queen of Cups. There's a strong sign of Capricorn sa iyong energy. I'm seeing here na for you to be able to move on sa nararamdaman mong pain, you need to decide. Kasi you're controlling your feelings, your emotion, yung feeling sadness over this kind of feeling na so much love and joy. Para ngayon, hindi mo alam kung ano desisyon ang gagawin mo kasi gusto mo sanang bumalik pa yung iyong past relationship, yung ex mo. Pero at the same time, parang wala nang pag-asa. Minsan nakakaramdam ka ng you're losing hope in the situation. Kaya there's pain. Kasi hindi mo alam kung ano ba yung dapat, ano ba yung nararapat kong gawin.
para makapag-decide ka ng tama. Kasi parang hinahatak ka ng iyong past, at the same time, nafe-feel mo na parang dapat mo nang kalimutan ang iyong nakaraan. Wala, alamin natin kung ano ang kailangan mong gawin. Kaya ang bottom of the deck mo a while ago is the Hermit, meaning to say self-assessment. Self-love, self-evaluation. Tingnan mo, ano may nangyayari sa buhay mo ngayon? Bakit mo pinipigilan yung sarili mo na balikan ang iyong nakaraan? Maaaring may dahilan. Kung meron yung reason, ibig sabihin, hindi na ito nakatadhana sa'yo. So, tingnan natin kung ano ang ibibigay mong sign sa na-encounter ni Aries, sa ma-encounter pa niya. Give me some sign for Aries. Give me some sign for Aries. Sa sitwasyon na kung saan nandoon siya ngayon, ano ang magandang sign na ibigay sa kanya? Ano yung magbibigay ng meaning sa energy niya? Give me some sign for Aries. Okay, Aries, you have the Queen of Pentacles. The Justice, Page of Wands, King of Wands, Five of Swords, Eight of Cups, and Ace of Swords. Tingin ko, Aries, alam mo kung ano yung kailangan mong gawin. Alam mo sa sarili mo kung ano yung desisyon na kailangan mong i-take. You're just holding yourself or you're just controlling yourself. Nag-hold back ka to move on kasi mahal mo pa siya, may feelings ka pa sa kanya. Pero alam ko na alam mo, Aries, na you have to move on for you to be able to see kung sino talaga yung destiny sa'yo. Para makita mo na there's still hope. Diba? Kalimutan mo ang nakaraan and find this hope, itong pag-asa na to na makukuha mo, mararating mo. You have to let go of your past. Alam ko na nagiging okay yung buhay mo ngayon, masaya, nakakamit mo yung mga pangarap mo, pero may gumugulo pa rin sa isipan mo kahit na puro positivity ang nakukuha mo because something or someone is holding you back. Kailangan alam mo when to let go the person you love. Because the Justice, you will have what you deserve, di ba? Hayaan mo ang destiny, ang bahala sa sitwasyon mo. Huwag mong ipilit kung hindi talaga pwede. Maybe kailangan mong pag-isipang mabuti yung mga nangyayari sa buhay mo. Huwag kang babalik sa nakaraan na hindi yun ang meant para sa'yo. Kasi pinapatagal mo lang yung success na dapat matagal mo nang nakuha or narating. Pero dahil may nag-hold back sa'yo from your past life, past energy, your ex, past person, you're still holding on. So, alamin natin ang love oracle for your situation. You have this Three of Swords. You're in pain, sadness. Even though you are very successful, even though nakukuha mo na yung mga nais mong makuha, marating sa buhay mo, you're still in pain. Hindi ka masaya kasi something or someone is holding you back. Okay, tingnan natin ang love oracle for you. We have here Heart with the Key. Diba? Welcoming love. Meeting someone new. Try mong i-open yung puso mo sa iba. Try to consider a new love. Kung yun talaga para sa'yo. Stab in the back. Heartbreak. Pain. Diba? Separation. Masakit talaga yan.
Pero if we manage to accept na hindi na talaga pwede, madali na lang yang i-let go. Camera, learn from the past. Kung ano yung na-experience mo, na-encounter mo sa past relationship mo, learn from it and make new memories. Girl talk, time with friends, moving on. Diba? Have fun. Makakalimutan mo rin ang taong nanakit sa'yo. Just move on. And the hammer, working on it. Diba? Magpakabisi ka. Self-love, mag-focus ka sa sarili mo, sa ika-i-improve ng buhay mo. And passion. Insane chemistry, having fun. Diba? Try to seek kung ano yung magpapasaya sa'yo. Makalimutan ang iyong nakaraan. So, tignan natin kung ano ang advice para sa iyong energy. Aries, ano ang advice para sa iyong energy? Aries, give me some advice or message na maaari makatulong sa sitwasyon ni Aries. Give me some advice. Message for Aries. You are good enough. Ba, Aries? You are good enough. Huwag mo isipin na wala nang magmamahal sa'yo gaya ng pagmamahal na binigay sa'yo ng past person mo, ng ex mo. Diga, because you are good enough. You deserve something better, someone better. Kung talagang tapos na ang story nyo ng iyong past person, then Aries, just move on and find your destiny. Kasi maaaring nandyan pa yung taong para sa'yo. Communication is key and believe in the impossible. Aries, just trust your destiny. Kasi may mga bagay na hindi binibigay sa atin kasi may dahilan, may reason. Maaaring hindi ito ang nakalaan para sa atin. May much better na nakalaan para sa iyo, Aries, yung deserve mo. So, alamin natin ang advice from Angel Cards. Be assertive, di ba? Be confident enough and helpful people. Trust yung mga advice ng mga taong nakapaligid sa'yo, maaaring may purpose sila kung bakit nandyan sila sa'yo to guide you. So hopefully, ma-realize mo ang tamang at dapat gawin sa sitwasyon mo, Aries. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you, Aries.